Magandang araw po. Pag-usapan natin ang limang vitamins and minerals na kadalasan kulang tayo dito sa Pilipinas. Ito yung common na mababa yung level natin. Tingnan natin yung lima. Number one, marami kulang sa calcium. Ang calcium para sa buto, sa muscles, ano sintomas nito? Ito yan, pwede brittle yung nails, mabilis ma-fracture, nagda-dry yung balat, yung buto sa ipin. Minsan, pag mababa masyado, pati puso, nagka-cramps, nagpupulikat. So, possible mababa yung calcium, lalo na sa kababaihan. So, saan tayo kukuha ng calcium? Ito yung mga pagkaing mayaman sa calcium. Gatas, milk products, keso, calcium na fortified, cereals na may calcium, sardinas, dark green leafy vegetables, at pwede rin uminom ng calcium supplements kung mababa sa calcium para sa buto. Ang isa pa pala, exercise. Lagi naglalakad, may exercise. Pampatigas din ng buto. Si Doc Lisa, misan yung dilis eh. Di ba pati yung buto kinakaya? So, calcium. Pwede i-check kung mababa ang calcium mo. Yung bone density. Number two, ito medyo bago. Vitamin D. Marami sa atin, may test yan na marami sa atin mababa sa vitamin D. Like ako, hindi ko alam kung mababa ako sa vitamin D. Alanganin yung mga symptoms, hindi ganun ka-clear. Pero pwedeng pagod sa buto din, muscle weakness, ito, bone, mood change, cramps, masakit ang buto, pagod. So, pag pina-check ang vitamin D, pag mababa, pwedeng kumain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Magpapaaraw, may tulong sa vitamin D. Konti lang yung pagkain mataas sa vitamin D orange juice, itlog, mushroom, fatty fish, isda. At pwede rin uminom ng supplement sa vitamin D. Actually, nagtitake ako 400 IU. Number 3, ito, potassium. Marami sa Pilipino mababa sa potassium. Si Doc Lisa, mababa sa potassium. Nag-maintain siya lagi ng, ano kayo mga binibigyan? Kalium, K-Lite, 1 tablet. Ito, check nyo, nakakamatay itong potassium. So, bakit mababa ang potassium? May tao talaga mababa, katulad nila Doc Lisa. Yung iba naman, nagtatae, nagsusuka, may gamot na pampaihi, or madalas pinapawisan. Mainit eh, lagi tayong pawis. Well, hindi tayo gana kumakain ng prutas. Pawis na pawis, bagsak ang potassium. Puro kanin lang, kanin, konting ulam. So, walang potassium. So, ito sintomas, oh. Pwede siya mag-irregular heartbeat. Muscle cramps, pwede ma-paralyze, mag-cramps at yan. Saan ang mataas sa potassium? Saging, diba? Parang unggoy tayo. Pinakamataas dito, saging, 2 bananas a day, keeps the doctor away. Patatas, kasama yung balat. Okay, ito. Saging, patatas, others, ito. Gulay, juice, isda, may tulong. Tapos mayroon ang mga tablet, pampataas ng potassium, papacheck potassium sa dugo, pacheck up tayo sa doktor. Si Doc Lisa naka-maintain na lagi ng potassium. Delikado. Pang-apat na maraming Pilipino mababa dito, iron. Di ba? Iron. I think may pag-aaral sa bata, maraming iron deficient. Sa buntis, parang 30-40%. Kaya pag buntis, may iron supplement. Malakas sa reglahin habang nire-regla ang babae, kulang tayo sa pagkain ng karne, kaya mababa sa iron. Diba? So, anemic, pagkulang sa dugo, fatigue, maputla dito. Doc Lisa, focus natin, no? Low bat ka lagi, laging pagod, nahihilo pag tumatayo, nadidepress, mabilis ang heartbeat, paano? Anemic, maputla. Ayan ang sintomas. Marami sa atin anemic. Simple lang, papacheck ang CBC. Pag mababa hemoglobin, anemic. Baka may nagdudugo, may dugo sa tiyan, may almoranas, kulang ang pagkain, may bulate, ano pa ba, may ulcer na dumudugo, or nireregla. Yan ang cause ng bagsak ang dugo. Iron-rich foods, atay, ano, beef, puro karne. Siyempre, pag mahirap tayo, hindi tayo makakabili ng maraming ganito, konting ulam lang, puro kanin, kaya mababa tayo sa iron. Ayan, broccoli, potato with skin, may iron fortified ng mga pagkain. Pero kung mababa, may tableta na pampadagdag ng iron. Mangingitim lang konti ang dumi natin. Ang huli na vitamins na
madalas din mababa to vitamin B12. B12 para sa utak, sa nerves, neurotransmitter yan. Gumagana yung mga nerves natin. Ang sintomas kung mababa ka nito, namamanhid ng kamay, paa, to numbness, low energy, depression, mahirap makaalala. Nakita niyo yung mga symptoms, hindi ganun ka-clear, pwede ipa-check kung mababa. Pero simple lang naman yung pagkain mataas sa vitamin B12. Isa pa pala, kung vegetarian, vegan, vegetarian, hindi ka kumakain ng karne, kulang sila sa vitamin B12, kailangan nyo ng supplement ng vitamin B12. Doc Lisa, pakita mo. Yan naman matataas. Clams, liver, isda, beef, gatas, yogurt, itlog. Yan na. Eat more fish, chicken. Pag vegan ka, vegetarian, either uminom ka ng tabletang may vitamin B12 or fortified sa B12. So, tandaan po yung lima. In summary, B12, calcium, ito yung mga sources, vitamin D, papaaraw, umaga lang, tsaka sa hapon, potassium, at iron-rich food. So, sana po nakatulong to. Kung meron kayong naramdaman panghihina, i-check natin, baka kulang tayo sa isa dito sa mga vitamins and minerals na to.